So guys, ito yung materials na kailangan sa paggawa ng rhinestone diamond painting. So first, itong canvas or yung painting pattern nyo. So maliit lang tong design na to guys. Siguro malaki lang siya konti ng A4 size. Malaki lang siya tingnan. Yan. So maliit lang yung pinili ko kasi nga first time ko palang gumawa. So itatry ko pa lang siya. And then dito sa side na to, andyan yung mga corresponding colors niya. So total 14 colors meron siya guys. Then dito sa baba, andyan yung instructions. Yan, kung paano gawin. Then dito sa gilid, merong stick drill site. Kung saang portion lang yung lalagyan ng rhinestones. So kung mapapansin nyo guys, itong side na to, tapos ko na siyang gawin. Nalagay ko na yung mga rhinestones. So dito na lang portion. Hindi ma-focus. Sorry naman po. Yan. So ito na lang yung kulang guys. So parang ano lang din siya, parang cross stitch din. Madali lang siya gawin kasi nga ididikit nyo lang. Yun nga lang, medyo matrabaho kasi isa-isa siyang ididikit. Kaya patience is a virtue. Yan. And then meron siyang plastic cover kasi nga may adhesive na to guys. So madikit siya. Kaya kailangan siyang naka-cover palagi. So kung magdidikit kayo sa ditong portion, huwag niyong buksan lahat. Yung portion lang na didikitan niyo ng rhinestones. Yan. Para hindi matanggal yung dikit. Yan. Then next, itong rhinestones na gagamitin. So naka-separate na siya per colors. So 14 yung colors niya lahat. So, naka-separate siya per plastic yan. Tapos, may mga numbers. So, ito is round diamond siya, guys. Meron din kasing pa-square, pero ito round diamond siya. Yan. Then, next, itong small dish na to, kung saan dyan yung ilalagay yung mga rhinestones. Then, itong pen. Itong tool na to, parang pen siya. May butas to guys. Then ito. Para hindi dikitan nyo siya. Para kumapit yung mga rhinestones. Yan. Alagyan nyo. So ganito lang guys. Madali lang siya kumapit guys. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Yan. So, after nyan, pag natapos, pwede nyong ipa-frame, guys. And display sa bahay. Yan. So, yan yung materials na kailangan sa paggawa. Ganito lang yung paggawa niya, guys. So, gagawin ko ngayon itong 8. Itong portion na to. So, itong number 8 yung gagawin ko. Yan. So, ganito lang, guys. Kuha lang kayo ng rhinestone. Then, ididikit nyo lang dun sa number 8 na yon. So, lalagyan nyo lang lahat ng number 8 nung ganitong color. Madali lang siya gawin. Yun nga lang, matrabaho. Kasi nga, isa-isa mo siyang gagawin. Yan. So, sa mga nagtatanong pala guys, kung saan to nabili. Sa online ko lang to nabili guys, sa Noon. So, madami silang mga designs doon na pwede nyo pagpilian, tas may mas malaki pa. Yan. So, dikit nyo lang siya. Minsan mahirap kasi nakabaligtad yung mga rhinestone. So, pag nagkamali kayo guys ng lagay, madali lang naman siya i-correct kasi namumove siya. Ayan. Then, align nyo lang din. Ayan. Guys, tapos ko na ma-fill lahat ng number 8.
So, dito na ako sa number 7. Yan. Ito naman gagawin ko. Yan. Nakaka-addict din siya gawin, guys. Parang gusto mong tapos na, pero kailangan mong ipahinga din yung kamay. So, kapag wala kayong ganong ginagawa, so pwede nyo to pantanggal boredom. Pwede nyo rin to ibenta. So, i-feel ko naman ngayon lahat ng number 7. So guys, tapos ko na lahat. I-fill yung lahat ng shade ng gray, ng green. So dito na ako. Last part. So, matatapos na. Ito na lang red tsaka yung orange na part. Yan. Guys, ito na ang ating finished product. So, glittering siya. Hindi pala siya A4 size, guys. Mas maliit siya sa A4. Ayan. So, yan na ang ating rhinestone diamond painting. Pwede nang i-display.